Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tila ang matigas na bato ay biglang lumambot ngayon sa biglang pagtawag daw ng ICC sa kanya. Dito po kasi sa kanyang panayam sa mga taga-media sa pag-file niya ng kandidatura para tumakbo bilang senador sa darating na halalan. Inamin niya dito na tumawag daw sa kanya ang ICC sa kanyang opisina at ito raw ay kanyang binaliwala at sinabihan pa ang kanyang staff sa kanyang opisina na wag daw sagutin dahil baka gumagawa lang ng prank or binibiro lang sila. Dito sa kanyang pahayag, tila ata gumagawa na lang siya ng dahilan at para magmukhang matapang pa rin sa harap ng media. Pero deep inside ay kabado na itong si Bato dahil nag-umpisa na ang pag-imbestiga sa kanila ng ICC. Halina't panoorin po natin ang kanyang mga sinabi. Sir, Mara Cepeda from Singapore's Straits Times. Yes. So you're the subject of an ICC investigation and these allegations are also being discussed now by your colleagues in the House of Representatives Quadcom. How do you think, sir, these investigations will affect your senatorial run? And tingin niyo po ba, sir, ay offshoot din po ito or epekto po ito ng kawalanan ng alyansa between President Marcos and the Dutertes? Well, alam naman natin yung what's behind all these investigations. They form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. So, I leave it up to the people. The people know very well what is the real score. So, taong bayan na mag-decide kung talaga bang totoo yan o hindi, then makita natin yan sa resulta ng magiging resulta ng election. Kung sila naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not vote for me. Huwag niyo ako iboto. Pero kung kayo naniniwala na si Bato ay matino na tao at sinusugal ang kanyang buhay para labanan ang droga, kriminalidad, para maisalba ang kinabukasan ng kabataan, then please help me do that. Because I am going to do that. I'm going to risk my life. I'm going to risk my career. May personal life para dyan sa laban na yan. Hindi po ako atras. Kasi yung pag-launch namin ng War on Drugs ni President Duterte, hindi naman yung ginawa namin para kami umaman, para kami magkapera. Ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng ating kabataan dahil talamak na talagang droga. Ngayon, look, what is happening right now? Bumabalik na naman sila. Oh, mga bata, nawawala. Na nakikidnap. Wala tayong balita kung nasaan yung mga bata na yan. So, hayaan ba natin yan na palagi na lang ganun? We have to continue on doing what is good for this country. Huwag natin hayaan yung mga kriminal na yan. At ngayon, may mga drug lord na naman na tumatakbo. Tatapang na nila ngayon. Magpapayal lang COC. Mga drug lord, ha? Noong panahon ni President Duterte, nagtatago yung mga yan. Hindi nagpapakita. Ngayon, nagpapayal lang naman na COC. Ano ibig sabihin yan? Ganun na ba katanga ang mga Pilipino? Na ibubuto ulit yung mga drug personalities na yan? So ano magiging mangyayari sa ating bansa? Diba lang? Kaya labanan natin yan. Sir, for the future of our children. Sir, and our quickly. Drug children. Sir, very quickly, has the ICC Office of the Prosecutor reached out to you for an interview? Wala. Wala pa. Merong nag-contact sa opisina, pero in-ignore man namin. Dahil alam man namin na wala silang jurisdiction sa atin. May nag-contact sa opisina ko, pero in-ignore namin. Hindi namin kinausap. Hindi namin pinatulan. Baka mamaya, mga gagugago lang yun ng mga tao no, na sumasakay sa isyo. No? Nag-gawa ng pangalan na kunyay, European daw sila na gustong mag-interview sa akin. Sabay-sabay. Pagsabi ni Trillanes nung issue na yan, mayroon nagtawag-tawag sa amin. Sabi ko, huwag niyong entertainin yan dahil baka mga siraulo lang yan na sumasakay sa issue. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang mga sinabi ni Bato. Sabi niya, baka raw yung tumatawag sa kanya ay hindi naman pala taga ICC kaya hindi niya ito pinapansin. Lokohin mo lilong mo Bato, luma na ang palusot mo. Ayaw mo lang sagutin kasi naduduwag ka na harapin ang mga taga-ICC. Ang akala namin handa kang harapin sila. Diba? Ba't ngayon naduduwag ka? At may padahilan-dahilan ka pakisyo. Baka prank call lang. Well, tell it to the Marine. Heto Bato, balikan mo yung sinabi mo noon.
Naniniwala si Senator Ronald Bato de la Rosa sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya hahayaang magkaroon ng jurisdiction sa bansa ang International Criminal Court o ICC. Ito ay matapos ihayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi trabaho ng bansa na pigilan ang aksyon ng International Criminal Police Organization o Interpol sa gitna ito ng posibleng paglalabas ng arrest order ng ICC laban sa mga sangkot sa war on drugs sa panahon ng Administrasyong Duterte. Kung magkakagayon, maaaring makipagtulungan ng ICC sa Interpol na ipatupad ang arrest order. Ngunit nanindigan si Senator De La Rosa na hindi ito pasa sa ilalim sa jurisdiksyon ng ICC at Interpol kundi sa mga otoridad lamang ng gobyerno ng Pilipinas. Kumpiyansa din ang dating Philippine National Police Chief na sakaling humingi ng tulong sa Interpol o ang Interpol sa PNP ay susunod lamang sa utos ng Pangulo ng Bansa at wala sa ilalim ng ICC. Sa kabila, kung nais lamang humingi ng impormasyon ang Interpol at ICC sa kanya at handa naman itong sagutin ng senador. They are going to make a formal communication with me. At itingnan ko paano yung laman ng communication at kung sabihin nila na mag-interview lang, why not? Why not? As a normal human being, hindi naman ako bastos. Kung merong magkatanong, sasagutin ko rin yung tanong. But it doesn't mean that I submit to their jurisdiction. It doesn't mean that I recognize their jurisdiction over my person. Yan ba to na aalala mo na? Nagtatapang-tapangan ka na lang para hindi makita ng madla na naduduwag ka. Pero kung obserbahan, sa hindi mo palang pagsagot sa mga tawag na iyan, nagpapakita na natatakot ka. So pwede mo naman beripahin kung totoo, na taga-ICC talaga ang tumatawag, paano mo naman mabeberepika hindi mo nga sinasagot, diba? Parang ganito yan ihahalin tulad ko si Bato sa isang tao na may utang sa isang bumbay, kumakatok yung bumbay sa bahay, at naniningil, pero ayaw lumabas ni Bato para magbayad. At sasabihin sa kasama sa bahay na wag nang lumabas at nagpapanggap lang yan na bumbay, na gets ninyo ba mga kabunyog? Ganun yon, paano mo malalaman kung yon talaga ang mga taga ICC kung hindi mo bibiripikahin or ayaw mo lang talagang alamin dahil sa totoo natatakot ka? May kulang salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, bunyog party list ka na. Halika na, bunyog party list ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, bunyog party list, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.